She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Pwede pala yung rice, no? And now we come to the grand final as a double kumari, welcome back again to my channel. Ngayon na magsishare ako sa inyo ng isang cake na recipe. Cake na recipe na gawa sa giniling na bigas. So let's start mga kamamsi, samahan nyo akong magawa ng rice cake. Etong mga ingredients sa ating gagawin na rice cake. Kailangan natin ng giniling na bigas, 5 itlog, isang maliit na evaporated milk. Kailangan din natin ng isang maliit na kalamansi. Kailangan natin ng oil. Minola oil ang ginamit ko. At saka white sugar. So let's start mga kamamsi. I-mix na natin ang ating mixture na gagawin natin na rice cake. Ayan, nagpainit tayo ng tubig. Buksan natin ating stove. Ayan, ilagay natin yan. Then ilagay natin yan dyan. Kasi before tayo mag-mix ng ating mixture, isasalang muna natin yung ating mainit na tubig para pagkatapos nating mamix ang ating mixture ay mainit na yung ating tubig. So, magmix na tayo. Biyakin natin ang ating itlog at i-separate natin yung egg white sa egg yolk. Dahan-dahan lang para hindi mabasag. Ay. Dahan-dahan lang pero muntik na yun ha. Ah, huwag kang mabasag. So, ito na. Ayan, hindi pala basag. Ay, nabasag yung isa. Set aside muna natin ito. So, i-mix na natin. Ilagay natin yung maliit natin na evaporated milk. Ito yung 140 ml. Kahit na anong brand, pwede nyong gamitin. Yan, na-mix na natin. Then, ilagay na rin natin yung ating rice flour or giniling na bigas. Utay-utay na lang natin. Then, i-mix natin habang hinuhulog natin yung ating rice flour. Mix-mix nyo lang. 1 cup na yung nailagay natin. Natay-utay ko lang para hindi sumobra yung ating mixture. So, lagyan pa natin ng rice flour. So, bali 1 1/4 na yung nailagay natin. Yan, i-mix lang natin mabuti para mawala yung mga buo-buo ng ating rice flour. And don't worry dito kasi may imimix pa tayo dito para ito ay maging malabnaw ng konti. So, tamang-tama lang yung 1 1/4 cup na rice flour na nilagay natin sa ating mixture. So, yan, wala nang buo-buo yung ating mixture. Lagyan na natin siya ng 1 tablespoon na oil. And by the way, yung ginamit ko na oil ay yung oil na pinampiprito natin, yung minola. So, i-mix na natin mabuti. Set aside natin ito and then pagbibit na tayo ng white egg. I-beat natin ang ating egg white into high speed. Then, utay-utayin natin lang lagay yung ating white sugar. Ilagay na rin natin yung katas ng ating kalamansi para lang mawala yung lansa niya. So, ito ang hinahanap natin consistency. Mamangol ako eh. Bali, 3/4 cup na sugar ang ginamit natin dito. And then, isang kalamansi. So, aside na natin, kami mix na natin ito sa ating mixture. Kumuha na tayo ng ating mixture kanina. Ayan. Lagyan natin siya. Mix natin. Ayan. Mix nyo lang yan. Ganyan.
Okay, mag-alala, itatransfer ko yan mamaya dito sa ating mixture. And then, pagka-mix nyo na nito, transfer na natin dun sa malaki nating lalagyan. Bali, ipo-fold na lang natin ito. And hopefully, mag-succeed. Dito na naman tayo sa experiment. Cake na naman tayo. So, ipo-fold na natin. Ikot ng ikot naman yung ating lalagyan. Ang nahihilo yung ating lalagyan. Yan, fold lang ng fold. Tapos daan sa gitna. So, okay na to mga kamamsi yung ating mixture. Na-fold na natin ng mabuti at nahilo-hilo na rin yung ating lalagyan sa kakaikot natin. So, ilagay na natin ito sa isang lalagyan para ma-steam na natin. Gumamit ako ng parchment paper. And then, ilalagay ko dito. Yan, para madali natin siyang matanggal. And then, hindi ko na yan i-grease. Para tipid, hindi na tayo gagamit ng ibang ingredients. Yan, okay na yan. Tapos, saka natin ilagay yung ating minix. Ilagay na natin yung ating mixture. Ayan, nahalo mabuti at saka wala siyang buo-buo. Ayan, dahan-dahan lang. Wow. Ganda. Hopefully, mag-succeed itong ating cake. Medyo i-flatten natin ng konti para naman pantay yung ating pagkakaluto mamaya. Bagsak nyo lang ng konti. Huwag nyo naman lakasan ng bagsak. And then, okay na to. Salang na natin. Tamang-tama, mainit na rin ang ating pinapainit na tubig. So, isalang na natin ito. And then, takpan natin. Lagyan nyo ng, kung wala kayong foil, lagyan nyo ito ng ganito. Ng tela para hindi pasukin ng tubig yung inyong niluluto. And by the way, lalagay natin sa medium heat yung ating apoy. And balikan natin siya 45 to 50 minutes. Check na natin. Siop na natin. Okay na to siya. Ayan o. Tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Ay, mainit. Ayan. Wow. Ayan. Ito na mga kumare ang ating ginawa na rice cake na nilagyan natin ng itlog. So, trinay natin. So, tikman natin kung anong lasa. Wow, lambot. Ayan, hatiin natin. Oh, ang... Itry nyo mga kamamsi, masarap siya. And then, yung asukal niya na nilagay ko is 3/4 cup. And then, kung gusto niyo ng matamis na matamis, dagdagan niyo siya ng 1/4 cup para maging 1 cup. Pero para sa akin, tamang-tama lang yung tamis niya. Ganda ng pagkakagawa. Tingnan niyo, i-close up ka. Pwede pala yung rice, no? Naaamoy mo yung itlog, pero pag kinain mo, hindi mo malalasahan yung itlog kasi masarap siya. As in, pag kinain niyo, hindi nakakaumay. First time kong gumawa ng ganito mga kamamsi. Sarap siya. Nag-try-try lang ako. Slice natin ito, hati-hatiin natin. Papatikim natin sa ating kapitbahay. Ninyo napakaganda oh. As in napakaganda niya, promise. So ilan yung kapitbahay ko? Tigi sa isa lang sila. Ano, kurot-kurot lang yung tikim ko. Marami sila sa isang bahay. So tiga ganito lang sila. Shoutout sa aking mga members. Nori Cooks, Judge Foodie and More, Miss Felice, Val Alionar, Kusina Niseni, Kusinerang Bantayanon, Doris the Explorer, Artisan Art, Lola Villanet Family, Evangeline Rafaner, Met's Kitchen, Caroline Albarin, Marily Duhay Lunsod and Emilita P. Abria. Sana po itulungan natin ang aking mga members na umangat ang kanilang channel. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much sa suporta sa Presimitra at sa Presimature. Bye!